Bakit ka lugmok? Di ka pa masaya na bukas laya na ako? O baka naman masyado mo akong mamiss? Oh. Hindi po nila naabutan yung suspect natin. Dahil po sa pag-iimbestiga nila, pinagtangkaan po nila yung buhay ng ninong ko na polis. Pati po yung asawa niya, si Ninang Digna na damay po. Hindi na po siya makakalakad na maayos ngayon. Nang dahil po sa akin nadadamay sila. Sabi ko na sa'yo eh, tama ako. Saang mundo ba naman natin hindi gugustuhin na makuha ang hustisya? Pero wala eh. Yun ang totoo. Yun ang realidad. Kailangan mong ilagay ang hustisya sa mga kamay mo. Ikaw ang kukuha nun. Ikaw ang babawi. Pero ate, mali po ba na magtiwala ako sa sistema? Paano po naging ganyan ang tingin mo sa mundo? Halos 20 taon na ako nakakulong. Pero lagi-lagi na lang ako binabangungo. Sandro, yan po yung pangalan na madalas niyong banggitin pag binabangungot kayo. Alam mo, ganda naman yung buhay ko nun sa Royal Wellness. Pero ni minsan, wala akong tinapakang tao. Para makuha yon, lahat ng meron ako, pinagtrabahuhan ko. Ang bata-bata mo pa nung pumasok ka dito sa Royal Wellness at hanggang ngayon, nag-asawa ka na at you're pregnant, expecting a new family. Nanatili kang loyal dito sa kumpanya. Ang laki na rin ang in-improve mo. Malayo-layo na rin ang narating mo. You are the best plastic surgeon in the country. Don Luis, dahil naman po yan sa pagme-mentor niyo sa akin. Kaya gagawin kitang head ng Plastic and Reconstructive Surgery Department ng Royal Wellness. Ho? Eh, paano si Lucas? Anak ko si Lucas. At alam ko, ini-expect niya ang posisyon. But I want the best for Royal Wellness. Unfortunately, hindi si Lucas yun. Umalis ako noon. Akala ko na kumbinsi ko na si Don Luis. Tapos bigla ko na lang nabalitaan na napatay na pala siya. Nabalitaan ko yung nangyari. Shhh! Ramona, umalis ka na. Ito pa, Alex. Pupuntahan ko sana dito si Don Luis kasi gusto ko nga magpasalamat sa kanya sa pagbibigay niya sa akin ng modeling job dito. Pero sa labas pa lang, narinig ko na may nag-aaway dito sa loob. Ang lala ng away, ang gulo, ang ingay, tapos may basagan pa ng bote. Tapos biglang tumahimik. Paalis ako nang narinig kong bumubukas yung pinto. Siyempre nagtago ako dahil ayoko naman sabihin nila na chismosa ako. At doon ko siya nakita. Lumalabas. Sino? Si Ramona. Si Dr. Ramona Joaquin. Ramona, umalis ka na. Sige na. Pinagpipintangan ka ni Vanessa. Nang ano? Nung nasiguro ko na nakaalis na nga si Ramona, pumasok ako dito. Doon ko siya nakita, si Don Luis. Duguan. Walang ng buhay. Pinatay siya ni Dr. Ramona Joaquin. Hindi totoo yan! Alam ko, Ramona, hindi. Hindi totoo yan! Alam ko at hindi ako naniniwala sa binipintang nila sa'yo. Kaya kailangan mong umalis. Sige na, sabihin mo sa asawa mo, si Sandro. Magtago kayo kung huwag kayo ng abogado. Ramona, gawin mo ito alang-alang sa magiging anak mo. Bumalik ka na lang pag kaya mo lang ayusin ang problema ito. Sige na, papapapay mo ka kita sa'yo. Pinrame up nila ako. Bukod sa testimonya ni Vanessa, marami pa daw silang ibang ebidensya laban sa akin. Pero lahat yun, pinlanta lang nila. Kaya naisipan ko, nagdesisyon ako na tumakas kasama ng asawa ko para sa magiging pamilya namin. Para sa magiging anak namin. Pero hinabol kami ng mga tauhan ni Lucas. Akala ko nakatakas na kami. Pero biglang sumulpot yung sasakyan ng isang tauhan ni Lucas.
Hinarangan kami. Hindi kami nakapreno agad. Balik sa isip ko yung pagkamatay ng asawa ko. Habang buhay ang sentensya ko doon. Pero sino po yung totoong pumatay kay Don Luis? Dalawang pong taon ko na rin iniisip yun. Hindi si Lucas yun. Mahal niya yung tatay niya. Mataas ang tingin niya dito. Pero si Vanessa, malaking galit niya kay Don Luis. Hindi kasi pabor si Don Luis para sa kanya eh. Hindi na tinatago kay Vanessa yon. Wala siyang ginawa kung hindi malitin si Vanessa, mahiyain. Malamang napuno si Vanessa kaya pinatay na si Don Luis. Kaya siguro, ganun na lang yung pag-aksa niya sa akin eh, para mapagtakpan ang sarili niya. Nung namatay na si Don Luis, tuluyan na naging Reyna si Vanessa. Sa mga nangyari sa akin, may justisya. Lahat ng pera ko, lahat ng ari-arian ko, inubos ko na sa iba-ibang abogado. May nangyari ba? Wala. Kasi may pera sila. Kasi makapag-iarihan sila kasi kaya nilang baliin ang sistema. Pero gaganti ako sa sarili kong paraan. Kung gusto mo, pwede mo ako samahan. Sasamahan din kita. Hindi tayo papayag na manalo ang mga narsiso.